Okay, magandang gabi sa lahat. At nandito na naman tayo sa ating live streaming para may record din ang ating latest na PowerPoint. Okay? So, sandali lang. Okay, so proceed na tayo sa page. Ayan, okay. Ayan, magandang gabi ulit sa lahat at nandito tayo ngayon sa ating live stream para dito sa topic na basic design for solar energy storage system. Kasama ito sa ongoing CREX program at sa mga darating pa na mga CREX programs sa future, sa pagdating na panahon. Okay, so magdasal tayo. Magbanal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana pong magawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kakayahan at kaunlaran ng bawat isa at para na din sa aming bayan. At sana po ilayo mo kami sa mga sakit at sa mga sakuna. At pong ito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ako po si Engineer William Masinduhan, isang professional electrical engineer. At syempre, itong solar ang ating number one advocacy para makamit ng ating bansa ang progreso. Of course, ang isang maglalagay sa kanyang bubungan ay makikinabang directly, pero ultimately pagka naglagay lahat o karamihan ay makikinabang ang ating bansa dahil magkakaroon ng price dynamics sa mga sa bayarin sa kuryente. At syempre, pagka nagkaroon ng price dynamics, bababa yung mga halaga ng kanilang sinusupply na kuryente, papasok ang investor sa bansa natin. Ha? Maraming investor papasok, lalo na pagkatapos nitong pandemic. At pag pumasok sila, itong mga power companies, babawi rin sila kasi dadami ang kanilang customer. Dadami ang customer ni Meralco, dadami ang customer ng mga electric cooperative, dadami rin ang susuplayan ng mga power generating plants. Kaya hindi sila maluloki. Pag cost ay lalaki pa sila. Sa ngayon kasi hindi nila basta magawa ng adjustment. Eh, kunyari magbababa sila basta. Eh, lalo na pandemic. Sino magbababa ng halaga? Eh, naniningil nga sila ng sobra para makabawi sila sa pagkalugi nila, di ba? So, wala eh. Ngayon, pag tayo mga mamamayan ay maglagay nito, abay, magkakaroon ng economics o price dynamics sa larangan ng enerhiya. Yan ang magiging totoo. Kaya, dapat ito maunawaan ng lahat. Akala kasi ng iba, ito'y parang malugi sila. Hindi. Pagkakaroon ng totoong paggalaw ng halaga ng kuryente pag ito'y mangyari. Okay? So, tuloy natin. Ito yung ating objective sa CREX program. The CREX certification will aim to train and develop technical people who can plan, design, estimate, procure, supervise, install, test and commission, monitor, operate and maintain, and expand rooftop micro-renewable solar energy supply systems. Merong mga nagko-comment kasi, bakit daw certified renewable energy practitioner or expert, solar lang naman. Bakit hindi aralin yung iba pa? Abay, kailangan ng emphasis natin dito sa makabuluhan ngayon. Madaling maglagay sa bubungan dahil nandiyan na teknolohiya. Kung unahin mo pa yung mga ocean energy o kaya palagyan natin hydro, geothermal, etc. pa, ang lalaking gastusin niya dati yan para lang sa mga oligarch yung maglalagay niyan. Malalaking negosyante lang. Itong solar rooftop, maski
Middle class ka lang, o maliit lang na pamilya, o hindi ka pa kumikita na malaki, makakaya mo na. Ha? Makakaya mo na maglagay. Pwede nga pa, dagdagan mo na nga rin ng micro wind turbines eh. Pwede kang mag-improvise. At yan yung kasama rito sa ating pag-aaral. Okay. So yan ang concentration natin. Kasi kung yung iba, naghahanap pa, edi pumunta ka sa UP, pumunta ka sa ibang school, pumunta ka sa Amerika mag-aaral. Okay? Dito tayo mag-concentrate sa solar rooftop. Dahil andito na. Kailangan lang natin aralin natin yung nitty-gritty nito para mabilis nating ma-adapt ito sa buong bansa. Okay? At ito yung ginawa natin syllabus ng buong sistema. Ha? Ayan sila. At nandito tayo ngayon sa number 14 topic, design, basic design of energy storage. Roughly 2 hours pero tingin ko matatapos natin to ng 1 hour mahigit or a little less, ha? Okay, so tuloy tayo. Ha? Tuloy tayo. Simulan natin dito sa dating nakalagay na to pero siguro maganda na ma-discuss uli natin yung mga detalye nito, no? Okay, ano yung storage battery capacity? Ang tawag dyan sa kapasidad ng isang baterya ay ampere hour, no? Ampere hour o kaya Ah. So ito'y parang pag minultiply mo yung ampere, ampere kasi yan yung kuryente na dumadaloy o kayang ilabas ng isang baterya. At yung hour, kung gaano siya tatagal, no? Yan. So, ampere hour siya. It is the stored energy capacity of a battery, indicated by the amount of combined load in amperes and the length of time until it is fully discharged. Pero siyempre, hindi naman natin ipo-fully discharge yan kasi katulad ng mga present batteries natin ngayon, pagka malapit ka na sa 20%, 20% na, nagwa-warning na yung device mo, kunyari kung yung cellphone mo, magwa-warning na siya. Ang mga system ngayon, yung kanilang mga charging o kaya yung kanilang computer na nagpo-protekta dyan, katulad ng smartphone natin, pagdating pa lang dyan, wawarningan ka na niya kasi mahirap buhayin yung mga karamihan ng mga baterya, mahirap buhayin. Pagka nag-zero yan. Pag nag-zero, para bang pag namatay na, mahirap. Di ba? Mahirap mo buhay. Kailangan, bago mamatay, palakasin mo ulit. Ha? At lumalabas ngayon, itong mga lithium-ion, mas maganda na, maski magkarga ka na, magkarga sa, basta may oportunidad ka, hindi mo na antayin na umabot ng malapit sa depletion, no? Mga 20% na lang. Hindi katulad nung araw kasi ang gusto ng mga lumang baterya, meron daw intelligence yung battery na kailangan i-fully charge mo siya at pararating mo sa near discharge. Ganun yung mga luma eh, para mabuo yung cycle. At may intelligence daw yun na pag hindi mo fina-fully charge at hindi mo fina-fully discharge, iiksi ang life niya. Yun ang mga sinasabi nila. Pero ngayon, siyempre, yung mga ganun na teknolohiya na which tends to protect the battery manufacturer more than the consumer, unti-unting nawawala. Kaya ngayon, talagang yung mga baterya na ginagawa, mas tumatagal. Katulad kunyari, yung mga sinaunang gel type na magagandang kalidad, umaabot sila ng mga 10, 15, 20 years. Yung magagandang kalidad, ah. Okay. Pero yung hindi magagandang kalidad, abay, matagal na yung mga 10 years. Matagal na yan. Yung iba nga, mahina pa eh. Mas maigsi talaga. At alam nyo naman yung baterya natin dito sa bansa natin, yung pinakapopular, abay, mag-warranty siya sa sasakyan mo eh. Mahaba na yung 18 months o 2 o 24 months, di ba? Eh kasi, monopolya. Ngayon na nagkaroon ng ASEAN integration at open yan, pwede magparating ka ng mga baterya sa ibang tawag nito, sa ibang bansa, no? Galing kunyari ng Vietnam o galing ng Thailand o galing ng China o Taiwan o Korea o Japan. Talagang, at saka yung buong mundo, di ba? Siyempre maghahanap ka ng mas magandang kalidad na baterya.
Eh, lalo na ngayon. Yung revolution to find the best long-lasting battery, eh, nandyan. Alam naman natin si Elon Musk ng Tesla. Eh, ang aim niya, makaproduce siya ng electric car sa Amerika na magkakaroon ng baterya that will last a lifetime. Pag sinabi niya lifetime, eh, hindi lang lifetime battery, lifetime ng tao. Gusto niya tumagal ng mga 60 years yung battery. Grabe, di ba? So, yan yung mangyayari. Pag hindi ka mag-aim ng ganyang kalidad ng baterya mo, eh, maiwanan ka na sa negosyo. Kailangan mapunta ka na sa ganyan. Anyway, balik tayo sa chat group at baka lang meron na tayong tropa dyan. Ayan, meron na nga. Andyan si Francis Arnel Tolentino. Good evening, Sir Will. Watching from Pampanga. Elsan Balukan. Good evening, Sir Will. Greetings from Oman. Wow, Elsan, nasa Oman ka. God bless. Elsan Balukan, I mean, good evening. Yes. Eric Panganiban. Hi, Sir Will. Good evening. Ronnie De Vera. Good evening, Sir Will. Joel Barnachea. Good evening. Louis Sabater. Good evening to all. Ronnie De Vera, good evening daw, Sir Will. Sabi ni Alfredo Langit, ang mga Pangasinense, sir, dito sa dyan sa Giwan, Samar, kayo, di ba? Okay. Rodelio Pataxil, good afternoon, sir. And then Giler Lizardo, good evening. Okay, so tuloy tayo. Ang discussion natin, eh, baterya ngayon. Alam nyo, ito, napakalawak itong baterya kasi sa mga nag-aaral na electrical engineering, halos ito zero. Kasi ang concentration natin sa electrical engineering curriculum, syllabus, ay nandun sa power generation sa malayong lugar at itatransmit sa transmission line. Kaya isa sa subject natin, meron tayong power plant design, di ba? Power plant design at meron tayong transmission design. Oo. Itong micro generation, eh baka magsisimula pa lang na ma-introduce dyan sa mga mag-aaral. Kaya wala pa. Pero ito yung sinasabi kong sistema na, ito na, nakikita na natin. Ito na ang ginagawa natin. Kaya yung mga eskwelahan dyan na hindi pa nag-adapt ng bagong curriculum, eh nako, maiwanan kayo. Mabuti na lang yung Will Jackman TV, nagpapasimuno na dyan. Okay, so, tuloy natin to. Quantity of electron flow, ang tawag yan, used for battery sizing. Amperes times hours, ampere hours times volts is what hours, no? What hours. Kung 1,000 yan, di kilowatt hours siya. So, a 200 ampere hour battery delivering 1 ampere will last 200 hours. And a 200 ampere battery with a load of 10 amperes will last 20 hours. Ngayon, kung sobrang laki naman ng load, 200 ampere hour battery delivering 100 ampere load, aba, itatagal lang to ng 2 hours kasi 2 times 100 is 200. No? 100 ampere hour battery times 12 volts is 1,000 watt hours. Yan. Or 1.2 kilowatt hours. Yan. So yan, ganyan lang kasimple yung ano na yan. Hindi siya kasing hirap ni AC na meron kang kilowatt hours, meron kang kVAR hours or kVAR, at meron ka pang kVA. kVA hours kung meron, no? Pero kilowatt hours ang meron doon. Kasi malalaki ang enerhiya. Eh ito, pwedeng ampere lang, watt hours lang kasi sa micro generation gawa nitong solar inverter. At maski hindi ka mag-inverter, eh, lamang ka na. Okay. Okay. Battery basics. Pag sinabi mong state of charge or SOC, yan yung available battery capacity. Yan. Ano bang status ng baterya, di ba? And then, pag sinabi mong DOD o depth of discharge, ito yung energy taken out of the battery. Ang mga baterya may efficiency ng mga 80 to 85%. Natural kasi meron din siyang flow current doon, may internal resistance din siya. At of course, ito yung mga gel type batteries. Alam ko pagdating na nitong mga lithium ion, mas maliliit na yung losses nila. Mas efficient na sila. Kaya lang
ang ginagamit ko pa itong 80 to 85% na efficiency dahil karamihan pa ng mga baterya natin na gumagana dyan, yung mga gel type. Pero ano na rin, parami na rin ang mga lithium batteries. Storage for the night ang gamit, no? O, kaya nga si kay solar, dahil araw lang si solar, kailangan yung sobra mong enerhiya, ilalagay mo sa baterya, di ba? Lalagay mo sa baterya. At ang pinakamadaling pamamaraan ngayon, yung baterya. O, pwede ka rin mag-device ng thermal storage. Ayan. Kaya lang, mas mahirap yung teknolohiya niya. Mas maganda yung battery kasi yan eh, matagal lang ginagamit, di ba? Lalo dyan sa lead acid battery, andyan na ng yung teknolohiya na yan na matagal. At andyan yung flooded type na tinatawag, puno siya ng likido. Meron naman yung gel type, di ba? Okay? So, of course, meron din yung mga sinauna pang klase ng battery. Pero, pang malaki ang gamit, itong mga gel type, kasi sila yung na nakakargahan ng deep cycle, kung tawagin nila, mahaba ang proseso. Maghapon ka nagkakarga dahil galing sa haring araw ang pangkarga mo, tapos sa gabi naman nagdi-discarga ka, nagsusupply siya ng energy sa load mo sa bahay o opisina, di ba? Okay, so storage during cloudy weather. So same as night time, no? Siyempre kung makulimlim, lagayan mo siya, no? So pinaglalaanan mo na kung gaano katagal yung cloudy weather, nagpapasobra ka dapat. Ganun talaga yan. At dahil hindi mo rin matansya yan, yung iba naglalagay ng standby genset. So kung magiging mas mura ang halaga ng baterya, darating ang panahon, abay, sino pong mangangailangan ng genset, di ba? Kung maliit lang naman pangangailangan mo, imbes na mag-genset ka, baterya ka na lang, di ba? Siyempre, mahal din yung genset. Mangangailangan ka pa ng krudo, mag-storage ka pa. Samantala si battery, ibig kong sabihin, imbes na bibili ka ng genset na i-backup mo, another battery bank yung pang-backup mo, di ba? Kung magiging mas maganda to katulad ng mga lithium ion. Abay, yun na lang gamitin mo, magpasobra ka na lang, di ba? Kesa naman genset pa gamitin mo, maingay pa at mangangailangan ka pang krudo. Pero sa ngayon, nandun pa tayo sa kombinasyon yan, yung mga sistema natin. Portable power supply, yan. Kasi, pwedeng walang kawad, yung power tool mo, baterya nagpapaandar, di ba? Okay, number 4, surge power for starting motor. So ayan, sa katulad sa mga bangka na imbes na gagamit ka ng diesel internal combustion engine, baterya ang ginagamit, di ba? Katulad sa kotse, surge power 'yan, starting ano niya. So marami pa. Itong nakalistang apat nito, masyadong limited pa tong gamit nito. Mas marami ang pwedeng gamit. Okay, so tingnan natin yung characteristics nitong mga baterya. Types of deep cycle battery. Ang pinakamaraming yan, of course, itong valve regulated lead acid, no? VRLA batteries, maintenance free, deep cycle. VRLA batteries, which include AGM and gel technologies, no? Are designed to eliminate the need for water addition and can be used and installed in any position. They are engineered so that oxygen created by the positive plates during charging can migrate to the negative plate where it is reduced to water, significantly reducing water loss. O, ito yung technology niya, umiikot-ikot na lang yung gas doon at yung tubig, kaya wala ka ng evaporation. Hindi katulad ng mga hindi maintenance free, lumalabas yung tubig, magkakarga ka. So yun, nung araw, yun ang mga nilalagay nilang mga battery. Kasi may chance na masira yung battery. Pagka nag-overvoltage yung voltage regulator ng sasakyan, masisira, ma-overcharge yung battery, masisira. Yun, pag hindi mo nalagyan na ng tubig, masushorten yung life niya. So yun, yung mga ganong klaseng technology na mas
mas nakakalamang si supplier, manufacturer, kesa yung consumer. Yun sinasabi ko na hindi maganda. Eh ngayon eh, dahil sa dumadami ng gamit, eh kailangan mag-produce sila ng mas magagandang produkto na less problema sa bumili sa consumer, di ba? Factors affecting the cost of batteries. Ang number one dyan, pag siyempre pipili ka ng baterya, itong presyo, siyempre, dahil mahal siya, hanapin mo yung mas mura, di ba? A cheap battery is always attractive, but if this is obtained at the expense of quality and battery life, the cost over time will be high. Yan. So, well, like I said, cheaper, mas gusto natin dahil siyempre mahal, no? Pero in the long run, pagka medyo nagiging more rationalized na yung presyo ni lithium ion, which, ano ha, medyo bumababa na ha, hindi na kasing mahal nung araw, eh, ano na yan, dadaming gagamit dyan sa lithium ion. Capacity, this is important since its ampere hours is the amount of energy that can be stored. Ayan. Ako, usually, ang recommendation ko, yung mas malalaking ampere hours ang gusto kong gamitin dahil siyempre parang ang logic niyan kung mag-iipon ka rin lang naman ng tubig ulan eh iipunin mo sa malalaking lalagyan. Di ba? Dali, dali. Iipunin mo yung tubig ulan sa malalaking lagayan. Hindi mo iipunin sa mga balde-balde lang, sa mga timba-timba, di ba? O planga-planggana. Lagay mo sa siguro drum, yung pinakamaliit. So ganun din naman si baterya, no? Ha? Di ba? Lagay mo sa mas malalaking lalagyan at mas ma-efficient ang ano mo space mo. Okay, boltahe. Siyempre ako, ang recommendation ko 12 volts, no? Although may mga 6 volts, may mga 2 volts, 4 volts, ganyan. Meron ding mga 24 volts yung mga baterya ng pantrack, pero ang karamihan na marami sa atin ngayon, yung 12. Pero nakita ko itong si lithium ion, yung mga lumalabas na niya, eh 48 volts na siya kasi mas compact siya eh. So yun ang magiging lamang ni lithium ion habang nagpo-provide tayo para sa mga bahay o opisina. Yun ang magiging magandang gamitin, lithium ion, kasi 48 volts na siya. At karamihan ng lumilitaw ngayon ng mga inverters in the range of 5 kilowatts and above, nasa 48 volts. Okay, yung smaller nasa mga 2 to 3 kilowatts, nandun siya sa 24 volts pa. Pero pagdating na ngayon dun sa mga 5 kilowatts, 6 kilowatts, hanggang 7.5, 48 volts na yung mga system nila. So, ito yung tamang-tama sa isang tahanan, yung mga medyo malaki-laki na 5 kilowatts o 6 kilowatts o 7.5 kilowatts. Okay? Although, meron din yung mga ano lang, ha, 2, 3 kilowatts, okay na rin. 4 kilowatts, kanya, no? Okay. So, voltage, as of now, yun nga, kung gumagamit ka gel type, 12 volts gamitin mo, no? Gel type or lead acid. Pero kung papunta ka na kay lithium ion, ay ba, ano na yan? 48 volts na yung mga system na lumalabas kay lithium ion. Okay, brand. Choosing a company that focuses on deep cycle technology with a proven track record of manufacturing deep cycle batteries is always a good option. So, sa ngayon, meron ng mga lumalabas dyan, pero hindi pa nagtatagal eh. I mean, bago pa mag-pandemic, eh, naglilitawan na yung mga made in China ng mga lithium ion. Paano kasi even si Tesla, si Elon Musk, nakipag-partner na siya, nagtayo na siya ng planta sa China. Ha? Tesla plant in China na gumagawa ng mga batteries. Eh kasi, siyempre, andun ang kuwan eh. Andun ang mas murang manufacturing facility. Oh, meron man tayong medyo di magandang ano ngayon, alam mo sa dahil sa nangyari sa pandemic eh, marami sa atin yung naiinis, no? Ayaw nating tangkilikin ngayon yung mga gawang China, pero abay siguro sino naman may gusto dito sa pandemic na ito, no? Ha?
kung meron mang lokolokong nagpasimuno dito na merong masamang intention, sabi, bahala na ang Diyos sa kanya, ah, di ba? Okay, balikan natin ang chat box, baka meron tayong mga komento diyan, ha? Natin. Magsilang naman tong kwan ito. Okay, si sino nandiyan na bagong ano? Okay. Kevin Pagkaliwangan. Good evening, sir. Watching from Marikina. Ah, malapit ka lang sa akin na Kevin, ha? Kevin Pagkaliwangan. Ito lang ako sa malapit sa Santa Lucia East Grand Mall, ha? De La Paz, Pasig. Steven J. Toledo, good evening, Sir William. Patrick Jan Malaysia, good evening, po, Sir. And Rooney De Vera, opo, Sir. Giwan Samar pa rin sila. May project sila na hospital doon. Itong si Rooney De Vera, tsaka si Alfredo Langit. O, ingat kayo dyan, Rooney, ha? John Carl Ruiz, good evening, Sir. Aldren Arellano, good evening po. Juan Tamad, good evening. Talagang yan ang pangalan mo, no? Anyway, huwag kang magtatamad-tamad. Juan Tamad, ha? Kailangan masipag tayo. Okay. Kasi yan ang magbibigay ng pag-asenso sa atin. Battery ratings. Okay. Longer warm-ups. Ito nga pala, no? Karamihan ng mga baterya, dahil ang pang-charge mo galing sa haring araw, sa mga sinaunang mga charge controller, it will take you a longer time para makarga mo yung mga baterya na yan, no? The battery nameplate rating in ampere hours is the fully developed battery capacity. It may take up 120 cycles or equivalent to 120 sunny days of charging, supplying, charging for a battery to reach its full capacity. Measuring or testing the battery capacity at the start after the purchase could be misleading. A battery that is touted to have full capacity at the time of purchase, or one that has reached full capacity after only a few cycles, should not be believed. Batteries with a 100+ cycle or longer warm-up would last longer. Ang ibig niyang sabihin, yung kasing kinakargahan mo yung baterya mo ng mas matagal dahil nga haring araw ang galing sa haring araw ang enerhiya ang pagkarga mo, no? Eh, sinasabi niya na sa karamihan, yung dahan-dahan na pagkarga araw-araw, yun yung nagbibigay ng mas matagal na buhay daw dito sa mga baterya. Kesa dun sa baterya na pipilitin mong kargahan kagad. Kumbaga, binigla mo, no? Parang yun din yung mga makinang sakyan. May tinatawag na break-in. Hindi mo pwedeng itakbo kagad ng napakatulin dyan sa expressway ang bago sa sakyan, no? Kailangan i-break-in mo. Patatakboy mo muna sa mas mabagal na speeds, no? Usually mga alam ko mga 50 to 60 kph lang muna, ha? At pag nakatakbo ka na ng 1,000 kilometers, saka mo na pwede i-birit sa mas mataas na speed. Pero hindi pa rin biglaan, nababanatan mo na siya kagad ng sintulin na 160, 180. Nako, baka masira makina. Although ngayon, yung mga gumagawa ng mga sasakyan na yan, mga makina, wina-warm up na nila yung makina doon pa lang sa kanilang factory. Siyempre, pag bago, masikip pa yung piston ring, ha? Yung piston ring, yung piston ring doon sa cylinder, saktong-sakto pa, no? So, wina-warm up nila by running it idle, no? Ha? Hanggang sa unti-unting medyo gumanda yung ano niya, fit niya, at yun na. Pagka na-reach yun, stop na nila. Ready na siya for sale. Ngayon, nung araw kasi, walang ganun. Kung magpa-overhaul ka ngayon ng bagong ma ng makina mo, hindi mo, talagang hindi mo pwede nga ito, no? Ha? Dati, nagpa-overhaul ako. Ang ginagawa ko, pinapandar ko yung makina ng naka-idling, magdamag. Lalagyan ko gasolina, checkan ko kung tubig ko. Paandarin ko lang siya tuloy-tuloy para mag-fit yung kanya. So anyway, balikan natin to. Parang ganun, may analogy yun, no? Na hindi mo pwedeng biglayin. So ganun din to. Ha? Although, meron ng bagong technology sa lithium-ion na mas mataas yung kanya, no? Yung mga lithium-ion, mas mataas na ang charging rate. O, pero usually, mga siguro 10% at the most yung amperes mo na ikarga mo para
hindi siya masyadong mapersa. Okay, mapersa, okay. At ito yung mga na-research na natin doon, pinakita na natin doon sa previous ano natin. Hindi ko na nadagdagan to, pero para doon sa mga bago sa ating YouTube channel, ito yung sinasabi ko nina, pagka yung kotse, baterya sa kotse, 12 months warranty lang yan, 12 months, 18 months. Pag 18 months warranty, mas mahal na singilin sa'yo . Pagka 24 months, lalo na naman. Okay? At yun na nga, mula nung naglabasan itong mga maraming gamit sa solar ng batteries, nagkaroon ng revolution dito. Itong mga battery manufacturers, the person na rin sila gumawa ng mas magagandang battery na hindi na ganun kasing ano, na alam nyo, yung una kong kotse, nung binata pa ako, bumili ako Volkswagen second hand. Yung unang baterya niya na made in Germany pa, tumagal ng 8 taon. Ha? Biro mo. Tapos nung nasira yon, dahil nabili ko na, nasira na yon for a while, bumili na ako ng local battery, no? So, Mario Sef, yung local battery na yun, wala nang tumagal ng 8 taon. 1 year, 2 years, 3 years. Swerte na ako kung mga 3 years yung mga nabili kong battery. Meron pa ngayong hindi masyadong matagal . No? Well, siguro dahil doon sa pumapalpak yung voltage regulator, nag-overcharging siguro kung minsan. Yun. Hindi katulad ngayon, nagkaroon na ng mga na-improve na ng mga car manufacturer yung voltage regulator such that hindi na siya na-overcharge. So, tumatagal na yung mga batteries ngayon. Okay, yung mga marine batteries, tumatagal ng from 1 year to 6 years. Mga golf cart batteries, from 2 to 7 years, no? Yung AGM, absorbent glass mat, deep cycle, 4 to 8 years ang mga lumalabas. Gel type batteries, 2 to 5 years. And then itong deep cycle na L16 type, 4 to 8 years. Pero yung mga good quality, Rolls Surette premium deep type, deep cycle, up to 15 years. Yung mga industrial deep cycle na Crown and Rolls na sinasabi nyo na 4Ks, 10 to 20 years. Okay? At yung mga telephone batteries, tumatagal ng 20 years. Meron mga alkaline batteries na tumatagal ng 35 years. At meron NiCad 20 years. Ngayon, itong lithium ion, ang pinakamatagal, pwedeng umabot ng longer than 32 years. Ha? Sinasabi ni Elon Musk nga na lifetime. So, pag lifetime, pwede mo sabihin na 60 years. So, kung 60 years siya, ang parang comparison itong si Rolls-Royce na 15 years, no? Kasi 4 years and life longer life niya yung mga lumalabas ngayon na lithium ion. So yan. Ito, this is the comparison between the lithium ion and the lead acid batteries. So makikita mo rito na malaking lamang sa life, longer life si lithium ion. 4 times kasi dito sa analysis pag equating mo itong si lead acid tsaka lithium ion sa life pa lang, no, para magkaroon ka ng economic analysis na apple to apple, makakaapat na beses kang bumili ng lead acid battery at si lithium ion hindi pa nagpapalit, no? Ayan, no? One time lang si lithium ion for that long period of time, samantala si lead acid 4 times ka nang palit. Ganon ang tindi ng life ni lithium ion batteries. Okay? So at unti-unti nilang pina-perfect. Ngayon, when it comes to the first cost, yung medyo mas mahal lang siya. Makikita mo rito na yung first cost ni lithium, 35,000 euro versus si battery, 15,000 euro, no? 15,000. Yan. So almost double, more than double yung price pa ni lithium ion. Pero may lumabas na lately, nakita ko, no? Kino-compare ko kasi yung mga lead acid na 200 ampere hours, 200 ampere hours lead acid, 4 na piraso, nasa presyo yung 52,000. 52,000. Ngayon si
Lithium ion. So 48 apat 'yon, 48 volts. 200 ang isa. Okay. Pagdating dito kay lithium ion, 48 volts single na lang siya. Ang presyo naman niya is almost 100. So that means from the price before na European price of more than twice. More than twice ito, 35 versus 15,000. Okay. Itong comparison na sinasabi ko ngayon, Asian price, ha. Asian price. Yung presyo na 13 per 200 ampere hours, 13 times 4 piraso para maging 48 volts, di ba? So 13, 26 times 2, 52,000. Okay. Yung lumalabas na lithium ion ngayon nasa mga a little less than 100. So what does it mean? So 48 times 2, 52,000 times 204. Yun ang price ni lithium ion. In other words, doble na lang, no? So kung 15 ito, 30 na lang si lithium ion. So that is after the pandemic, no? I mean after nitong lockdowns, no? Mga ano ba 'yan? Mga June, mga bandang June ko na discover 'yun. Now there is the reduction in price of the lithium ion from this comparison price 15 versus 35. Lumalabas na siya ngayon na 15 versus 30 na lang. So bumababa. Bumababa. At dahil more compact siya, siyempre, dyan ka na lang. At longer life siya, dyan ka na lang. Diba? Okay? So, kalaunan, siguro, give another year, siguro, ang presyo nitong lithium ion versus the lead acid, baka 1.5 times na lang. At kung mas marami pa ng mas marami bibili ng lithium ion, okay, darating ang panahon, equal na sila. Hanggang sa, nako, maiwanan na yung magagawa ng lead acid na yan. Kasi yan yung gusto ni, sabi ko nga sa inyo, yan yung gusto ni Elon Musk na baterya. Pang matagalan, di ba? Okay, bago tayo mag-proceed dito sa battery circuits, bati ulit tayo, baka meron bagong dumating dyan sa chat box. Aha, meron nga. Si Jimmy Centino, good evening. Ronnie Devera, thanks are real. Joseph Rehidor, sir, good evening. Kailangan pa ba ng documentation like CFEI and others kapag nagpakabit ng solar? Thank you po. Ang Joseph, ang nangangailangan yan ng CFEI, eh kung mag-grid tie ka na mag-apply ka ng net metering. Ha? Kung mag-apply ka kasi ng net metering, nakalagay dun sa requirements ni Meralco o utility company, submission of a certificate of inspection, final inspection by the office of the building official. So persado ka ron. Eh kung maglalagay ka ng net meter, ng grid tie mo, hindi ka naman mag-apply. Kunyari, 300 watts lang o 500 watts lang, ang liit, no? Or 1,000 watts lang, 1,200 watts lang. Or even mas malaki na hindi ka naman mag-apply ng net metering, eh, kailangan mo pa ba? Basta kumuha ka lang ng lisensyado siguro, marunong magkabit na hindi ka naman mapalpak. Yung safety aspect dapat masunod, di ba? So, yun. Okay? Joseph, at talo na pag off-grid ka, eh, walang requirements. Again, safety lang ang issue. Na kailangan tama ang wiring. And anyway, andyan naman tayo nakasuporta dyan eh. So, basta alalayan ko kayo. Basta kung meron kayong gawain, may project kayo, tutulungan ko kayo. Ryan J. Awitan, good evening Sir Will. William, God bless. John Ver Bacaro, good evening Sir Will. Thank you, Sir. God bless. Ed B., good evening Sir. Yes, good evening. Marvin Salon, good evening. Arnel Reyes, good PM, sir. Ito, Alfredo Langit, hi, Sir Will. Lumabas na si Alfredo Ronnie, no? Aldrino Ongam, siguro, ano to, Magno. Aldrin Magno, ayan, andyan, tama. Okay, so tuloy tayo. Battery basics, ito, mahalaga magsimula tayo sa basics kasi hindi naman lahat tayo
same level, di ba? Hindi naman lahat tayo electrical siguro, at saka yung iba mechanical, may electrical din, pero hindi nila sineryoso pasukan yung mga electric circuit subjects nila sa school. I remember nun eh. Kasi sa nung nagturo ako sa National University, doon sa klase ko, dalawang estudyante doon, isang kumukuha ng electrical engineering at isang kumukuha ng mechanical engineering. Parehong may DC circuits, AC circuits, DC machines, tsaka AC machines. Yung DC circuits, AC circuits, third year yun eh, sa National University. At yung DC machines, tsaka AC machines, fourth year yun. Ha? So, DC machines, ibig sabihin mga DC motors, no? Then AC motors, ganyan. Nasa fifth year yung transformer, tsaka mga generators. Okay, so ito. Simply put it, meron kang load kunyari na o meron kang tatlong baterya na ang rating ay 12 volts, 12 volts, 12 volts na 1 ampere ang dumadaloy na kuryente, no, 1 ampere, 1 ampere. At naka-series, no? Makita mo yung plus ay papunta sa minus, plus papunta sa minus, plus papunta sa positive ng or yung sa load na positive niya, then negative kabila, no? So, ibig sabihin, dahil 12 and 12 and 12, 36 siya. 36 volts, 1 ampere. And that is 36 watts. Very basic, di ba? So, ganyan siya. Kung 2 amperes ang load nito, kung 72 watts divided by 36 volts, 2 amperes ang amperahe mo. No? Kung 3 amperes ito, abay 3 times 6, 8, 108. 108 watts naman siya. So, ganun lang. Ha? Ganun lang ang... At ang maganda kay DC, eh, wala ka nung, ano, yung Pythagorean computation, no? Wala ka yung cosine, angle, ganyan, power factor, wala. Wala kang... tsaka, ano, yung sinasabi ko lagi, no, wala kang losses na malalaki. May losses din to dahil doon sa I squared R. The square of the current flowing times the R, no? Times the resistance of the wire. Like ito, 1 ampere, no? 1 ampere, 1 times 1, kasi I squared R. Kung ang resistance mo rito eh, 1 ampere din, edi ang losses mo lang. Oh. I squared R, 1 times 1, 1 watt lang. Oh, ganun lang ang losses mo. Hindi katulad pagka AC, aba eh, R plus J plus JX or RX, mas malaki. Ang current doon, mas malaki. Tapos, meron pa siyang induction nga. So, may eddy current losses ka sa mga bakal at meron ka pang hysteresis losses. Yung, alam mo yung balik-balik, yung bakal eh. Meron siyang pinipigilan niya yung kaya yung magnetism eh. Pinipigilan niya. Okay. So, that is series. Here is a parallel. 12 volts, 12 volts, 12 volts. Naka-parallel sila. Plus, 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 di ba? Ayan, 12 volts ang load mo, pero 3 amperes ang magiging current na dumadaan kasi tigwa 1 ampere to, 1, 1, 1, kaya 3 amps, additive ang current. Doon sa voltage, additive ang volts niya, 12, 12, 12, 36. Dito naman, same ang voltage, pero ang current ang additive. 1, 1, 1 equals 3. Pero yung power niya is still the same. 3 times 12 equals 36 watts. Okay? So, very basic. Then, another basic diagram where you connect in series itong dalawang battery na ito. 20 ampere hours, 20 ampere hours, 12 volts, 12 volts. Okay, and so that means 12 and 12 magiging 24 ka. 24. Ito rin, 12 and 12, 24. So, yun, tama. Kasi, magkapareho eh. Hindi ka pwede mag-parallel na magkakaibang baterya. Ito, balikan natin to. Ito, kailangan same voltage, same internal characteristics, meaning to say, yung internal resistance. Paano mo ma-attain yan? Kailangan same brand at saka same model yung baterya. Dito sa series, pwedeng hindi. Pwedeng ito, Motolite. Ito naman, ano ba yun? Ibang brand. Ibang brand naman ito. O, walang problema. Basta 12, 12, 12 sila.
okay lang, makakaproduce ka ng 36 volts. Hindi katulad dito sa ano, ito kailangan pareho. Kung ito ay 2 SMF na Motolite, dapat ito 2 SMF na Motolite. Ito 2 SMF na Motolite. At hangga't maaari, sabay silang nabili. Pag ito 2 SMF to, pero luma na 3 years ago, ito 2 years ago, ito 1 year, bago lang. Abay, magkaroon ka ng circulating currents in between batteries. So, yun ang problema sa paralleling. Kailangan sabay-sabay sila. So, anyway. So, but in which case, mas maraming ano, nagpupunta nga dun sa invest na 12 volts, pupunta na sila sa 48 volts. Kaya kanina, minimension ko na yun. Kaya pati si lithium ion, yung mga gumagawa lithium ion, kinurek na nila yung mga flows na yan, gumawa na sila ng mga 48 volt system, di ba? Yan. Okay, so ano, another system, just to emphasize the wiring, you would see here the 6 volts and 6 volts to get 20 to get 12, di ba? But the ampere hours is the same, 200 AH. This one also same, this one also same. Of course, they must be of the same brand, because even if they are 200 ampere hours, but this one is same Motolite, this one is another brand, no? And this one is another brand, then hindi maganda, will not function perfectly. Okay? Again, another diagram, 6 and 6 to 25 ampere hours naman ito. Okay? Again, same will apply. They should all be typically same internal characteristics. So, in this case, 225, 225, diba? Then 225, 225, but how many of them? Let us see. There are 4 of these. 225, 225, and 225, and 225, 800, 900. Mukhang mali ito. Mali itong ganito rating nito. Anyway, so just to emphasize, no? Okay. Take note, yung positive niya dito niya kinuha at yung negative niya kinuha niya dun sa kabilang dulo para medyo mabalance yung baterya, ha? So yan ang magandang balancing, no? Doon at doon. Okay? Ito, ang ginawa niya, kumuha siya ng mga wires na pinag-equal niya. Sa ganito, kung minsan, hindi mo masigurado na yung haba ng mga wires mo equal. Kasi para maiwasan yung circulating currents between batteries yun eh. Okay? Kaya yung arrangement na ganito, na sa dulo ka kumukuha, dulo dito, saka dulo sa kabila, para maging mas balansyado yung distribution ng power of flow of current sa mga baterya. Okay? Yan. Ito, tingnan natin to. So, andito yung negative, nandito yung positive, no? So, positive, then negative to positive, negative to positive, negative to positive, and then negative to positive, negative to positive, and then negative to positive, negative to positive, and so on. So how many of them? Let us see. If these are 6 volts batteries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 6. So that means the output of this is 48 volts. Kasi puro naka-series eh. Take note ha. Plus minus, di ba? Plus minus. Plus minus. Plus minus. Plus minus. Plus minus. Plus minus. And then plus again. So ito, 48 volts. Okay. Kung gusto mo, hindi na kaganyan, pwedeng isang hilera lang. Kaya lang, masyadong mahaba yung patungan mo. Okay? So, yan. Just basics. Ito. Ang sinasabi niya, mas maganda itong second sample. Ayan. Katulad yung sample kanina. Pag dito, ganitong wiring mo kasi, mas matagal makargahan itong letter C na battery. Mas mabilis si letter A. So may segunda si letter B, pinakamabagal si C. So laging kulang ito, pati sa pag-supply ng power, ang mabilis maubusan, itong si A, pagka ganitong arrangement. Okay, pag itong si
lower, itong lower banking ang tignan mo. Abay, kinuha niya rito, tapos kinuha niya sa kabila yung kabilang side. Nag-i-equal, ha? Nag-i-equate yung tatlo. Okay? Dahil maaring mas malayo itong si rito, pero mas malayo naman si A dito. So, nag-i-equal sila. Okay? Nag-i-equal sila. At huwag daw gawin ito. Huwag na huwag kasi ito, isang 12 volts na battery at nag-series siya ng dalawang 6 volts. Anong diferensya nito? Eh kasi, pag ganitong ginawa mo, yung internal resistance itong dalawang 6 volts at saka internal resistance ni 12 volts, malamang magkaiba yan. Dahil sa pag-manufacture nila sa factory, sigurado magkaiba unless na ginawan niya ng paraan na mag-equal. Ano yan, hindi na sumusunod sa good manufacturing standards pag ganun. So pag ganito ginawa mo, magkakaroon ka ng circulating currents between itong 6 plus 6 na ito at saka yung 12 na ito. Kung sino yung mas mas mataas ang internal resistance, mas mataas, no? Eh siya magiging pabigat dun sa isa na mas mababa internal resistance, no? So magfo-flow ang current dun sa baterya na mas malakas dun sa battery bank na mas mahina. Pag palagay natin, mas malakas itong dalawang 6. Abay, ang circulation ng current between the two batteries, battery groups, paganyan to, paganyan. So nababawasan kasi imbes na parehong tumutulong sa load, eh hindi, nababawasan. Okay? Ito pa, no? Ito sinama ko ng last time ito dahil nagkaroon ako ng isang ginawa na yung owner meron na siyang existing na dalawang baterya na siguro nabili niya 3 years ago. Eh sabi niya gusto niyang dagdagan ng kapasidad. So ang paraan is paghahaluin mo yung kwan na lang, no. Kunyari ito new battery, ito old battery. Itong kabila naman na naka-parallel, new battery, old battery, para pwede. Kasi kung ginawa mo na new battery ito, new battery rin ito, tapos ito naman yung old and old. Aba, yung new battery, mas malakas sila, yung old, eh, mahina, syempre. So, magsisirculate yung current sa loob ng dalawang battery bank. Okay. Samantala, pag in-equal mo na ganyan, new, old, mas malamang, mas maganda yung kombinasyon ng power mo. Okay? Yan. Yan. Bago tayo magpatuloy, let me go back to the chat box. Yan natin. Sinong bagong message yan? Arnel Reyes, good evening. Alfredo Langit, hi Sir Will. Aldrino Mango, Magno. Good evening Sir Will. Rowell London, ayan, nadagdag si Rowell. Good evening, Sir Will. Medyo late, konti present. Okay. Darren Roy de la Mines, magandang gabi, Sir Will. Magandang gabi rin. Okay, so tuloy tayo. Okay, practical method of calculating battery capacity based on kilowatt hour consumption. So ito, gumawa ako na dati to, pero siguro paliwanag ko ulit kung paano. Kasi, dahil nga off-grid yung gagawin mo, so gusto mo malaman kung anong laki ng ilalagay mong battery sa ilalagay mong off-grid, no? Or even hybrid grid tie, pwede rin, no? Pwede mo rin gamitin tong analysis na ito. Well, ganito, dun sa matrix na ginawa ko, yung matrix ng matrix table, nandun yung mga kung magkano binabayaran mo buwan-buwan, meron kang laki ng system na nakalagay. Okay, yung ganun, yung malaki. Medyo hindi ko pa na-update doon kasi the last updating was last year, ng mga middle of last year. Anyway, so kukuha ka ng isang figure doon. Kung nagbabayad ka ng 4,500 per month, sample lang natin. If a household is paying 4,500 a month, okay, so gaano kalaking baterya ang mga kailanganin niya? So ito yung basic. 4,500 per month na binabayaran divided by 10 pesos per kilowatt hour. Of course,
Chechikin mo kung anong rate ha, kasi kung minsan mayroong mga lugar na 11 pesos, 12 pesos ang rate. At I think sa bandang mga isla, mas mataas pa eh. May maabot pa yata ng mga 14 pesos per kilowatt hour ang kanilang binabayaran. Okay. So, depending doon, no? So, i-adjust mo itong peso per kilowatt hour mo na binabayaran kay utility base doon sa totoong binabayaran sa lugar. Okay. Kung assuming lang na ito tama, 10. So, 4,500 divided by 10 divided by 30 days divided by 24 hours. Ang makukuha mong number, itong 0.625 kilowatts or equivalent to 625 watts. So, ito yung parang average load on a 24-hour basis. At any time of day, yan ang kunyari. Pero ang totoo niyan, nagbabago. Pag ganun-ganun yan eh. Depende o. Kunyari, umandar yung ref, di ba? Namatay yung compressor ref, bababa, di ba? Nanood ng TV. Nagbukas electric fan. Ganun eh. So, nag-iiba. Ito, para lang mapadali ang computation, ganito yung ginawa ko. Okay, so ulitin natin. For monthly rate divided by 10 divided by 30 divided by 24. So, nakuha mo yan. Gagamitin mo yun ngayon dito sa pagkuhan. And then, ang ginamit ko, 8 a.m. to 5 p.m. kasi dito sa bansa natin, maski pa paano, sa totoo lang ha, ako, minumonitor ko lagi yung mga system ko. Alas 6 ng umaga, meron ng konting maliit na power. Maliit pa lang. 6. Basta lumitaw na si Haring Araw. And habang tumataas na nga si Haring Araw, 6:30 ka, tumataas din yun. Alas 7, tumataas. Hanggang pataas ng pataas yan. Kasi pag ganun yung output niya, ganyan siya. Okay? So, dito, ang ginamit ko naman, alas 8 hanggang alas 5. Yung iba, sabi nila, 7 hours lang. Okay lang. Sa ngayon, na meron ng mga MPPT na maximize yung energy, pwede mo nang i-assume siguro na mas mahaba na yan. Okay. Battery operation is assumed between 5 p.m. to 8 a.m. the next day. So that will be 15 hours discharging time at saka 9 hours of charging time. For a 0.625 kilowatt average load, the load amperes is equal to 0.625 times 100 divided by 12 volts, 52 amps. Okay, ampere hours therefore is 52 amps times 15 hours, 780 ampere hours. The number of 200 ampere hour batteries would be 780 divided by 200 or 3.9. But ito masyadong theoretical, so kailangan magdagdag ka ng allowance. Ang ginagawa ko, nagpapatong ako ng 50% na dagdag, no? Pero dun sa mga iba, nakikita ko, pinapatong nila, dinodoble nila. No, imbes na 3.9 yan o 4, gagawin nilang 8. Pwede naman para sobra-sobra. So anyway, so sundan lang natin tong dati ko nang ginagawa. Total backup lang naman sa mga lalo na may hybrid of grid na. Minsan pag puno na yung battery mo, tumatagal din naman eh. Okay, so 3.9 batteries plus additional 50%, 150%, no? 5.85. So therefore, pwede kang gumamit ng 6 na 200 ampere hours. Pero kung sakaling sundin mo yung mga recommendation ng mga doon sa abroad, sa Amerika, yun, dinodoble nila. Kasi naisip ko nga, kaya nila dinodoble doon kasi yung kanilang sunlight doon, hindi kasi tindi ng sunlight dito sa tropics. No? Kaya doon sa kanila, multiplier nila times 2. Ha? Tayo, mas matindi yung sunlight natin eh. Mas ma Pilipinas hanggang Malaysia hanggang Indonesia. Mas ano tayo. Kaya sa tingin ko, itong 50% pwede na muna to. Okay. So, nakuha mo na ngayon kung gano'ng karaming baterya lalagay mo. Yan. Ngayon, para malaman mo naman kung gano'ng karaming solar panel na kailanganin mo kasi yung pangkarga mo dun sa mga baterya, no? Charging amperes is equal to 780 ampere hours times 9 hours charging divided by 9 hours is 86.7 amps. So total watts, 9 hour charging is 86.7 times 12 volts is 1040 watts. Kung 300 watts panel gamitin mo, 1040 divided by 300
is equal to 3.47 panel or use 400 watts. Number of 300 watts panel for a 9-hour day operation, 625 over 300 is 2.08. So, gagamitin ko ngayon 300 watts panel. So, therefore, 4 yung gamitin mo for charging the batteries at 3 yung gamitin mo na mag-supply ng load sa araw, which is 7 panels. Ngayon, ang ginawa ko rito, use 8. Nagpasobra ako, use 8 para may sobra. Plus 6, yung na-compute na kanina, 200 ampere hour deep cycle batteries. Pero, ito, dinagdagan ko, if your budget allows putting 8 units instead of 6, may be considered for extra energy during emergency situation. Meron kasing mga pagkakataon na, let's give an example, nagpa-party ka, on a weekend, naka-off-grid ka or naka-hybrid off-grid ka, nagpa-party ka on a weekend, tapos assuming na hindi na pandemic ka. Tapos meron kang video kayo doon, baka ma-upset yung karga ng mga baterya mo kung kulang ka ng konti. So, ganun yun. Anyway, yung sobra naman will make your batteries stay longer or serve you longer dahil hindi sila nasasagad. Yun ang punto rito, okay? And here is a slide that would show you how to calculate your pulse width modulated charge controller. No? Example, 300 watts panel, 12 volt system, 300 over 12, 25 amps, so use 30 amps control. By the way, ang mga controllers may 10 amps, 20, 30, 40, 50, and 60. Meron na rin yung mga 80 at saka 100, pero karamihan itong mga MPPT. Ito yung very efficient na charge controller, itong MPPT. Okay. The next example is kung 24 volts ka na, 300 watts panel divide by 24 volts, 12.5 amps, 20 amps ang pwede mong gamitin na PWM. Ngayon, kung mga MPPT mo na 80 to 100, usually yan, nakasiris lahat yung panels mo. No? Nakasiris. Basta wag lang ma-exceed yung input DC voltage, maximum DC voltage rating ng mga MPPT. Yun. Ha? Kunyari, nakalagay doon. Maximum DC voltage, 550 volts. Example, no? 550 volts. So, yun. Titignan mo ngayon kung anong maximum open circuit voltage ng panel mo. Mga solar panels mo. At nag-series ka kunyari ng 8 o siyam o 10 o kung ano, ilan sila, di ba? Ano yung maximum nito? Ha? Say for example, kung ang open circuit voltage mo 45 volts, no? Times 10 panels sa pinag-series mo yung 10. So, 45 times 10, 450 volts, di ba? Pasok siya doon sa sinabi doon sa ano na not more than or maximum DC voltage ng ano mo MPPT mo is 550. Pwede pa. Kung magdagdag ka pa nga na isa, 450 plus 45, 495, pwede pa. Okay? Pero wag mo nang isagad. Wag mo nang isagad, okay na 'yon. Para may allowance naman, hindi nasasagad yung rating ni MPPT. Okay, battery charging calculations. Ito, nakahalungkat lang ako ng kwan, ano? Ng paano yung charging. Although alam ko itong mga manufacturers ng charge controller, nakagawa na sila ng paraan para hindi na ma-overcharge yung kwan mo, no? Unless na may internal defect yung controller, yun, posibleng mag-malfunction siya. In that case, pagka ganun, masisiraan ka ng battery kasi ma-overcharge yung battery mo. Pero madalang na yun. Okay, so ito, battery charging time formula, charging time of battery, battery ampere hours divided by charging time is equal to time ampere hours over A, which is the time, no? In our project, we use 40 ampere hours lead AC battery, therefore charging current should be 10%. Ito yung sasabi ko nina na 10% yung ginagamit nilang basis, no? Kasi kung mas malaki yan, baka ma-overcharge yung battery mo. So charging current, 40 ampere hours times 10 over 100, 4 ampere. So charging time is 40 ampere hours over 4, 10 hours. So yan, yung maghapon na charging na sinasabi ko sa iyo kanina, maghapon siyang kinakargahan.
practically this is this noted is 40% of losses in case the battery of the battery charging, then 40 times 40 over 100 is equal to 16, so 40 ampere hours times 40 losses. Therefore 40 plus 16 is equal to 56 ampere hours, 40 ampere hours plus losses, and then the charging time of the battery is equal to 56 ampere hours divided by 4 or 14 hours. So yun yung adjusted na kwan. But anyway, so hindi mo naman siya nakargahan today ng puno dahil 14 hours ito eh. Then pwede naman siya makargahan the next day. Okay, other methods of calculations, battery calculator. Naghalungkat ako sa internet kung meron pa bang ibang method, kasi nung ginawa ko yung practical na gawa ko, eh base lang sa theory na nasa isip ko. Okay, ito nakahalungkat ako yung batterystuff.com. Battery stuff kasi meron siyang calculator eh, ito no, sinubukan kong mag-calculate. Ito naka-blow up ko. Itong pagka mapuntahan mo itong batterystuff.com sa internet, meron siyang calculator o may nakalagay na program na pagka maglagay ka rito ng 12 hours na duration time, tapos load duration time, tapos maglagay ka ng 7.75 amperes na loads sa 12 volts, at 12 volts ito, take note, 12 volts, so ang lilitaw na battery needed 200 ampere hours daw. Ngayon kung check up mo to, minultiply mo tong 7 times 12 o kaya 8 times 12 yan, roughly. Abay, hindi pa abot sa kalahati ni 200 ampere hours. Kaya sinasabi ko kanina, sa Amerika, nilalaanan nila ng mas malaki dahil mas matagal, mas mahirap mapuno yung kanilang baterya. So ito, to put it in an easy understandable means, no? And to determine that factor that they use, no? From the battery calculator, ampere hours is equal to DC load amps times the number of hours times lumalabas 2.15 yung multiplier nila. 7.75 times 12 hours times 2.15 equals 200 ampere hours. So yung constant value dun sa formula nila is 2.15. By the way, that is if you are using gel type. Yeah, take note yan, gel type eh. Pag AGM, medyo mas mababa. At pag flooded, ito medyo mas pataso, pero syempre hindi maganda si flooded. Okay, so gel type, kasi nga itong si gel type ay medyo may advantage siya sa mga ibang design. Ayan, so ibig sabihin, take note that dinodoble nila. Pag sa Amerika, dinodoble nila. Sa atin, ang ginawa ko, minultiply ko lang na 1.5, 150% lang yung multiplier ko. Okay. So, sa kanila, doble. Siguro nga, dahil nga doon sa sinasabi ko na kanilang harvest doon, hindi kasintindi ng harvest natin. Okay. So, sample of battery banks. Ayan. Ito yung mga na-research ko na. Ito na yung ino-offer ko pagka merong client na magpapakabit. Gusto ko, dito na tayo sa, sasabihin ko sa kanya, dito na tayo sa lithium ion kasi very compact. Very compact siya. Katulad nito, no, makita mo, apat na 100 ampere hours, ganyan lang, no? So, kung 200 ampere hours, medyo mas malaki lang ng konti. Okay? At itong 100 ampere hours, equivalent, ang equivalent nito, apat na pirasong, 1 ampere, apat na pirasong, itong ganito, no? Sa, equivalent sa apat na pirasong 100 ampere hours na gel type. Ganong katindi. Okay. So, ayan nga si lithium. Ito, another picture ng lithium. 100 ampere hours ng mga lithium ion. Of course, mas malalaki yung mga 200 ampere hours. Again, take note, 48 volts na sila. Bawat isa, 48 volts na. At ito yung mga ginagamit ko pa. Kasi siyempre, nagsimula tayo sa dati 12 volts. Tapos naging 24 volts ako. Tapos naging 48 volts ako. Sa ngayon, hindi ko pa na-upgrade yung system ko na ito kasi naka-connect pa siya sa 24. Pero, sabi ko, one of these days, pagka medyo, i-upgrade ko to, kaya lang, pag in-upgrade ko to, ang mangyari, meron dalawang baterya na sobra. Kasi, dalawang pong piraso kasi ito eh.
Bilay mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, times to 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pag ito kinunek ko sa 48-volt system, magkakaroon ng dalawang baterya na sobra. So yun, nanginahing naman ako doon. So kaya hindi ko pa in-upgrade sa 48 volts ito. Ang ginawa ko, itong 24 nito, siniris ko sa isa pang naka-set up sa 24, which is not perfect, no? It's not perfect, pero at least in the meantime, meron akong imbakan ng energy from the sun, di ba? Pero to make it perfect, yun nga, sabi ko, is to connect all of this into 48 system. So if you connect in 48, magtatanggal ka ng ilan? Checkin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 248. Ah, okay pala. Magiging 5. Parang nabawasan kasing dalawa to sa ano ko. So, pwede siyang i-connect into 48 pala. Itong 20 na ito, pwede ko. Kasi 20 batteries divided by 20 divided by 4, 5, ano. Ito pala nung bagong kabit ko siya. Ang nangyari kasi, binawasan kong dalawa ito para doon sa isa kong kaibigan na nangailangan ng dalawa, no? Sabi niya, kailangan daw niya yung battery. So, kumuha kong dalawa. Ito, tinanggalan ko. Ito yung tinanggal ko. At, so, yung existing ngayon is, ano siya, 18. So, 14, 15, 16, 17, 18. So, pag i-connect mo sa 24, sa 48 volts, may sobrang dalawa. Kasi nga, dati na, nung kinunan ko picture pala ito, 20 pa, which is ito, no? Okay, so ito, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. So 20 rin ito, naka 48 na ito. Ito yung mga rocket batteries, so naka 48 na sila. So walang problema ito, naka set up na sa 48. Pero pag ito palitan mo ng lithium ion, alam nyo anong equivalent niya. So yung 20 na ito, ang magiging equivalent niya will be 20 divided by 4, 5. Lima lang na parang ganito lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan lang na lithium ion. 48 volts. So, tipid na tipid sa space. Very compact pa at super power. Oh, so ganun ang gagawin ko pagdating ng araw na makaipon tayo, no? Para improve ko yung system ko. Yan, ito yung mga luma pa. Like I said before, bumili ako ng mga surplus sa mga pinaglumaan sa substation, pinaglumaan sa telco. At okay pa naman, nagagamit pa. Chinek ko yung mga voltage nito. Kasi yung mga 2 volts batteries do, bawat isa 2 volts. Lahat sila 2 volts pa. 2 volts pa. Actually dito, meron akong na-measure dito na below 12 . So yun, sigurong tatanggalin ko para ma-reconnect ko siya sa madiretsong ma-connect ko na siya sa 48 volts DC. Okay, meron, nag-check ako one time, mga 1 or 2 weeks ago. Meron nang nag-deteriorate. Kasi mga pinaglumaan din to. They were not brand new when I took them, no? Pero gagamit pa. Okay, so ito. Nako, ito yung magandang kwento itong mga CIL nito. Nakabili ako nito mga 4 years or 5 years ago ng again pinaglumaan. Nung bilin ko, dala-dala ko yung tester, no? So lahat ng mga lumampas sa 12 volts, actually ilan lang yung mababa out of yun sa ano na yun, siguro so many of them parang dalawa lang yung below 12 volts. So syempre yun, hindi ko na binili yun. Binili ko lahat itong lumampas ng 12 volts, no? Kasi ang tataas 12.6, 12.9, 12.8. Meron pang 13.1. Anyway, so nagamit ko na. Ngayon, nung nag-rationalize ako, kasi 100 ampere hours ito, gusto ko 200 ampere hours. May nangangailangan na naman na kaibigan. So, minasure ko. Out of those na ano, magaganda pa ang reading, except siguro, I think 30 pieces ito. Yung 16, magaganda pa. Yung 14 ang bumaba sa 12. So ngayon, itong magandang kwento. Nung i-dispatch ako itong below 12, ha? Nung i-dispatch ako, ibenta ko dun sa
MRF sa scrapan, eh 4 kilo ang bili. Alam niyo ba na ang napagbentahan ko halos same sa pagbili ko 4 years ago. So in other words, hindi ako nalugi, nagamit ko na nga, di ba? Nabili ko nun at a price na second hand 4 kilo, no? At nung ibenta ko, 4 kilo ko pa rin binenta yung below 12 volts, same lang ang price. Actually, kumita pa nga akong konti lang. So, ibig kong sabihin, para rin ano pala to. Ha? Ayan, kaya pala nakikita ko dyan sa Facebook o sa ano na, we buy old batteries. Kasi ang laki pala kita dyan. Ha? O, nagka-idea kayo, ano ha? Anyway, so, ayan ang magandang sikreto. Ayan ito, yung mga ginamit kong mga 180 ampere hours na kwan nung nagsisimula pa lang ako. Pero ngayon, sinet up ko na dun sa ano ko, dun sa isa kong sasakyan ko sa FX. Kasi manipis itong batteries nito, nakalimutan kong brand nito eh. Manipis siya, pero 180 siya. Hindi mo siya pwedeng iparallel dun sa mga 200, siyempre. Mag-aaway sila. Okay? So, ayan, dun sa ano kasi sa FX ko 24 volts yung inverter doon, mumurahin lang, no? Eh so tama ito, sinet up ko siya sa 24 volt system. Okay, so ayan, tapos na. At tingnan natin kung meron kayong mga tanong. Let's hope na ano. Elson Balugan, thank you Sir Will for the practical and informative webinar. Yes, and Darren Roy Delamines, Sir, ask ko lang po sa maintenance sa battery. How to prolong of their life span? Okay. Ang ngayon, yung mga lithium ion, kasi nga kaya tumatagal na sila ng sobrang haba, ay dahil nga sa meron ng mga itong MPPTs, meron ng mga design ng MPPTs that can manage really the charging of this lithium ion. And that makes them last very long. Pati na rin ngayon itong mga gel type. Meron na tayong ganong 9PPT. Nung araw ko itong mga pulse width modulated charge controller, prone sa defect. Meron akong nasirang battery dahil dyan sa PWM na nagamit ko. Hindi ko naman alam na pangit yung brand na yun. Ayun, nasiraan ako ng battery, lumubo siya. But in most cases, with the use of MPPTs, basta MPPT ka, longer life na. Tingnan mo lang, pag bumili ka ng inverter na built-in na MPPT, na suitable na siya sa pag-charge ng lithium-ion batteries. Okay? Howercon, Sir Will, naglalagay din ba kayo ng surge arrester or on DC and or AC side of the charge controller? Salamat po. Yes. Kailangan maglagay ka. Yung galing yung DC lines mo galing sa solar panel, no? Say for example, if you have 8 solar panels na naka-series, so say for example 8, 45, no? So how much will that be? Round off na lang natin sa 10, so 450 volts DC. Usually in charge sa surge protective device sa DC, mga 550 volts maximum siya. So yun, nilagay mo doon para in case man lang na may overvoltage due to lightning, assuming lang, no? Eh may magpo-protect man lang doon sa voltage mo, sa DC voltage mo. At doon sa AC side mo, maglagay ka rin ng surge protective device na AC, no? So may DC breaker ka, isolator, DC breaker, meron kang DC surge protective device. At doon sa AC side, meron kang AC circuit breaker at meron ka rin AC surge protective device. Maliban pa dito sa akin, naglagay ako ng lightning protection na early streamer type. Medyo mahal ito, no? Maabot siya ng mga 150,000, pero siyempre ito kasing bahay opisina ko, mataas kasi ito eh. Nasa fourth level. So kaya although meron mas mataas na gusali rito si Santa Lucia Mall, naniguro pa rin ako na naglagay para mas nakakasiguro tayo. Okay? You'll never know kung ito, may kapitbahay kami rito, mga 4 blocks or 5 blocks away, nakidlatan yung kanyang bahay at ang dami niyang tambak doon ng mga kagamitan na sunog.
nag-rescue yung fire trucks ng Bureau of Fire. Oh. Bantakin mo, ah, yung chinek ko yung bahay nitong nakidlatan, eh parang magti-three-story lang. So, pero marami siyang tambak kasi ron eh. Na, kwan, at ewan ko kung bakit yun na napili ni Kidlat. Ano? Meron ding mga gusali sa malapit doon, hindi naman kalapit-lapit sa kanya, no? Na four-story. Siguro ang layo ng mga four-story building sa kanya, mga 100 to 150 meters. Ha? So, ang layo nun. Meron pa yatang isa na mas malayong konti, pero within siguro ganun din, 100 to 150 meters. Pero tinamaan itong sinasabi kong three-story lang. Okay? So, para sigurado, maglagay ka ng lightning protection, yung air rod, at the same time, meron kang SPVs para sigurado. Okay, balikan natin. Howard ko, sana nasagot ko yung ano, no? Iba na yung meron kang extra protection. Ha? Darren Roy de la Mines, sir, will batteries can repair and usable? Well, alam mo, yung baterya dati na mga, yung mga luba, yung ang tawag yan, yung flooded type. Eh, meron akong kakilala noon na yan ang negosyo niya. Nagre-repair siya niyan. So, itong mga gel-type batteries, nare-repair din yan. Actually, binibili yan eh. Kasi alam nung iba na paano kalikutin o i-repair, no? So, nare-repair yan. Kaya lang, syempre, messy, lalo na pag lithium. Ngayon, itong mga lithium-ion, wala pang technology to repair yan. Eh, paano ka magre-repair yan eh? 4 times longer ang life niya sa lead acid. So, anyway. Pero okay siya. Yung tanong mo, okay din siya. No? It is also a business. Like I told you, I made money out of that old battery. When I bought it at a price, scrap price, then I use it. Then after 4 years, I sold it. No? Yung bumaba sa 12 volts. Ang price niya, nako, kung ano yung pinamili ko, mas mataas pa. Okay. Okay, then Jandel. Thank you as always, sir. Okay. Arnel Manalo, Sir Will, ang mga bagong hybrid inverters ngayon may built-in na charge controller. No need na ng separate. Correct. Tama ka. Yun lang yung mga some of the old charge controller, old design, mababa yung kanilang maximum DC voltage. Like for example, yung Expert. Si Expert, parang 145 volts DC yung maximum DC voltage niya. No? Samantala yung isang brand na tulad yun, nakagamit ako ng Victor, abay, 580 volts DC na siya. Ang kagandahan lang ni Expert, kaya sinasabi ko pa rin si Expert, pwede siyang i-parallel with another Expert. So, yung AC side niya, no? hindi siya grid tie, pero they are designed to be connected in parallel at a maximum of 4 or 5. So, kung may 5 ka, plus 5, plus 5, plus 5, you can put up a 20 kilowatts of grid. So, that means kung 20 kilowatts of grid dyan, nako, kung meron kang mga malalaking motor dyan, kayang-kayang panda rin. Of course, supportahan mo ng solar panels and batteries. No? Okay, Darren Roy, thanks, Sir Will. Juan Tamad, thank you, sir. God bless. Roel London, salamat, sir. Okay? Okay, so, and then Ronnie Rivera, thank you. Okay, so batiin natin lahat para walang makaligtaan. Batiin natin. Thank you sa inyo lahat. Si Francis Arnel, Elsan Balocan, Eric Panganiban, Ronnie Rivera, Joel Barnachea, Louis Sabater, Rodelio Pataksil, Giler Lizardo, Kevin Pagkaliwangan, Steven Joy Toledo, Patrick John Malaysia, John Carl Ruiz, Aldren Arellano, Juan Tamad, Jimmy Centino, Joseph Raydor, Ryan Jan Awitan, John Ver Bacaro, Ed B, Marvin Salon, Arnel Reyes, Alfredo Langit, Aldrino Magno, and then Rowell London, Darren Roy, Alisan Balogan again, Darren Roy, Howard Con, and Darren Roy, John Del, 766, Arnel Manalo, then
And then Eric Panganiban, thanks Sir Will, madami pa akong hahabuling videos sa Krex. Yes, just continue. Anyway, 3-4 months so far, nag-start kasi tayo actually mga bandang July na eh. July, August. So mga isang buwan pa lang tayo, no? So isang buwan, so at your own convenient time. Pero as you are gaining confidence, lalo-lalo na kung kaya mo na magtayo ng maglagay ng solar sa bubungan mo para magawa mo na yung report mo. Pero like I said, kung talagang wala kang kakayahan na maglagay muna, pwede kang mag-PM sa akin at tulungan kita. Kasi kung talagang hindi mo kaya maglagay, pwede kitang bigyan ng referral project para doon ka gagawa ng technical report. Pero siyempre, mas prefer ko na meron ka. Kasi ito kasi yung actual eh. Ito yung laboratory na sabi ko. At para makuha mo yung feeling. Pero I will not limit you. Kasi kung talagang gustong-gusto mo maging certified renewable, no, to finish the program, eh talagang medyo kapos ka pa sa budget para makapaglagay. Wala ka naman makuha ang kliyente para ikaw mag-negosyo na doon, ikaw maglalagay, di ba? Eh, pwede kitang tulungan. Okay? Meron nang isang naka-enroll sa Krex na tinulungan ko eh. At hindi niya kaya, no? Pero I suggest na exhaust all the possible means kung may pera ka, kung wala, or baka meron kang kamag-anak na gusto na maglagay, ikaw na mag-convince sa kanya na maglagay na siya. Para yun nang gawa mo ng technical report. Okay? Ruel London, sir, magkano bayad magpa-member sa PISAMP? Sa PISAMP, 600 yung membership. At doon sa 600, hindi pa kasama yung ID. Pero kung magpatulong ka sa akin, eh siyempre, alam mo, hindi ko papabayaan ng PISAM kasi ako yung unang pambansang pangulo niyan. Ako yung breakaway president. Kumbaga, parang ako si hindi nga si Aguinaldo, no. Tayo nag-ano niyan. At sumunod na pangulo si Engineer Armando Diaz at ang pangulo na nating ang PISAM ngayon si Architect Eldred Tan ng Cebu. So yan. We want to nurture this Philippine Society of United Master Plumbers to become the biggest group, no? Kaya nag-upload ako diyan nung kwento ng status of Master Plumbing Rowell, okay. Edward Borja. Yeah, Edby. Akala ko Ed Briseño. Edward Borja. Sir Will, I already sent the request for the PDF of the seminar. Yes, no problem. Just give me time to give you copies. Okay? Eric Panganiban, meron po ba minimum requirement? Minimum requirement sa solar? Wala naman. Siyempre, maski 300 watts lang o 500 watts lang eh. O 1 kilowatt eh. Basta meron ka. Pero siyempre sa akin, iba yung mas malaki, di ba? Yung bang tutugma sa pangalan. Pero walang limit ah. Basta meron, okay? Eric Panginiman, kahit ba sir 300 watts? Yes, pwede. Pwede na para maging project ko, yes. Basta kompletuhan mo yung gabay, di ba? Ah, pati discussion. At saka, nakita nyo naman yung gabay ko. Talagang para kayong gumagawa ng libro, di ba? Eh, tingin ko naman eh, no? Ngayon, kung nahirapan ka mag-English, Tagalogin mo. Di ba? Okay lang sa akin yun. Ha? Basta sa Tagalog mo naman, ayusin mong grammar para naman maganda. Kaaya-ayang basahin. Ha? Hindi naman pure Tagalog. Pwedeng Taglish. Di ba? Kombinasyon. Okay yun. Rowell London, sige sir, mag-email lang ako sa inyo. Yeah, okay, Rowell. At saka, Rowell, yung mga kakilala, kasama natin sa Master Plumber, ha? Na gustong sumama, balang araw, pagka wala na yung pandemic, mag-hold tayo ng kwan. Kasi last March, inabutan na, nag-hold pa yata, tapos inabutan na lockdown. Kaya ako, dahil nga sinasabi ko, mahal ko yan eh, kasi yan yung
Yung plumbing yan ang melting point ng MEPF practice, ha. Mechanical, electrical, plumbing, fire protection. At meron akong panglima, yung S, sustainable, at yan dyan yung solar at saka sustainable engineering, ha. Mechanical, electrical, plumbing, fire protection, S, sustainable engineering. So si plumbing yung melting point. Okay. At itong si solar kasama sa sustainable. Sustainable sa power, sustainable sa tubig. Oh, yan ang core natin, di ba? Eric Panganiban. Okay, sir. Okay. So, gentlemen, any more questions? I'm giving you 1 minute to 2 minutes. 1 minute to 2 minutes. Gentlemen. Anyway, we'll take the time now to have our closing prayers. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon ulit na binigay mo para kami magsama-sama dito sa live stream, sa topic na ito. Sana po tuloy-tuloy mo kaming gabayan, basbasan, biyayaan sa mga pangangailangan namin araw-araw, Panginoon. Sana ayusin mo ang aming mga trabaho, gabayan mo kami sa mga trabaho namin, sa mga hanap buhay namin, sa mga negosyo namin, para makaungos na kami dito sa hirap na binibigay nitong pandemya na ito, Panginoon. At sana'y layo mo ang aming mga katawan, layo mo yung aming mga mahal sa buhay sa mga sakit at sa mga panganib o mga disgrasya. At of course, yung aming katawan at isip, gabayan mo kami lagi, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong paggabay sa amin. At aming itong hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Okay, may konting may dagdag. John Kenneth Sanosa, hi Sir Will. MP din ako. Sana ba ako pwedeng mag-join Master Plumber? Yes. I suggest John Kenneth, ano ka, sumama ka sa PISAM, Philippine Society of United Master Plumbers. So, kasi kung PISAM ka, meron ka rin ano, may mga benefits. No? When you apply for MEPF certification, assuming na hindi ka pa MEPF, no? Merong mga discounts yun. Eh? Kasi yung mga PISAM members, may discounts din sila. Okay? At ganun din, kung magkikreks ka, meron din. So, kumbaga, ano, kabit-kabit yung mga beneficyo eh, no? Like sa CREX, sinabi ko na, if you want to get to CREX at you are already MEPF organization member, certified MEPF, eh, less 20% ka kagad, no? Or if you are a PISAM member, less 20% ka kagad. So, ganun. Kasi we want to, at saka siyempre, we prioritize yung members ng PISAM to become certified MEPF, di ba? Kasi nga, ito yung sinasabi ko na nandito yung ano natin eh, yung kasi individual ka lang na specialized ka lang na electrical, specialized ka lang na mechanical, o specialized ka lang na well, yan lang naman dalawa, no? Plumbing, di ba? Wala, di mo alam yung mga electrical and mechanical, eh may kakulangan yung kakayahan mo, no? So sinasabi ko na pagka nakaya mo yan, mechanical, electrical, plumbing, fire protection, at meron ka pa nitong sinasabi kong solar or sustainable, abay, lamang ka sa marami. Lamang ka sa mas marami. Mas malaking chance mo na umasenso sa buhay. Okay? Howard Kuhn, thank you sir sa additional knowledge. You're welcome, gentlemen and ladies. Okay? Any more comments, gentlemen, ladies? So, just ano, ang there will come a time also na we will also offer yung to those who are master plumbers and those who are planning to become one, ay mga electrical na gusto maging maging master plumber at saka yung mechanical na gusto mag master plumber, no, and all others, no, we will also conduct after the CREX program
after October, we will start to conduct also yung plumbing engineering course program. Itong plumbing engineering course, meron din siyang thesis writing, pero kompleto siya, no? Aside from plumbing and sanitary, meron din siyang fire protection engineering at sustainable, yung mga sa water and so on. So, kompleto siya. Tayo pa lang din sa MPF Organization of the Philippines ang nag-offer nitong plumbing engineering course kasi wala naman sa school yan. Okay? John Kenneth Sanosa, thank you sir, more power. Yes, more power sa lahat. Okay, salamat ulit at kung wala na kayong mga tanong o mga comments, messages, ay yun, my advice, palakasin natin lagi ang mga katawan natin by eating the right food, green leafy vegetables, fruits, and of course, taking our vitamins. Myself, I take it in the morning and in the evening, vitamin C, vitamin, multivitamins, Rebicon, no? At meron din, vitamin D, sunlight, exercise, of course, no? And what else? Meron pa nagbigay sa akin ng, yung stem cell capsules, no? Isang kasamaan din natin na engineer master plumber, so naniniwala siya siguro sa advocacy ko kaya binigyan niya ako niyan. Iyan yung medyo mahal lang to . Ito yung sabi niya, ito daw yung ginagamit nila Senator Enrile, Senate President Enrile. Na ngayon alam niyo naman kung anong edad na ni Senator Enrile, di ba? Yun. Kaya lang tinitipid ko, ayaw kong ubusin, no. Sabi niya one in the morning, one in the evening. Ang ginagawa ko naman, ina-alternate ko dun sa Rebicon, no. Kunyari Rebicon ngayon, bukas naman itong partier, no. Tayo sa Rebicon the next Monday, gano. Pero ina-alternate ko para tumagal. Okay. Pero sabi niya dapat daw mahal eh. Okay. Pero binigay lang niya 'to. Sabi ko pag-iipunan ko. Okay. So Ulysses Dagani, good evening sir. Mukhang nahuli ka, Yuli Dagami. No? Okay, no problem. Okay, so any more questions and comments, ladies and gentlemen? By the way, do not forget to share this to your colleagues and friends, especially the younger ones. Huwag kayong matakot na baka isipin mo kasi sa ka-office mate mo baka matuto lalampasan ka, no? Just simply share it, no? Let us help each other. Remember yung nag-share ako nung kagabi yung sa pugad lawing ko, masaya, masarap nang tumulong sa iba kasi pag tumutulong ka, parang the wind beneath your wings, sabi nila, di ba? Anong nagpapaangat sa aeroplano? It is the wind beneath the wings, the wings, no? So ganun. Kung wag wala kang sumusuporta sa iyo, hindi ka angat. So kailangan ganun tayo. Okay? So at pag nakinabang yung sarili mo, nakinabang din ang komunidad hanggang sa makinabang ang buong bansa. At pag nakinabang ang buong bansa, yung sinasabi ko nga itong solar nito, papasok ang investor, pag pumasok ang investor, dadami trabaho natin, dadami trabaho, mga kababayan natin na nag-abroad, ang daming umuwi, di ba? Pinauwi dahil sa pandemic. Yo. So, palitan natin by doing this. Ito na yung pagkakataon. Ha? Huwag na natin munang isipin na made in China yan, made in ano. Basta kung saan ang mura at kaya ng bulsa natin. Ha? Bayaan mo na. Bahala na ang Diyos sa China kung sila ay may kalokohan na nagpasimula diyan sa pandemya. Ayan eh. Mananagot sila balang araw, di ba? Ganun naman 'yun eh. Yung mga gumawa ng pagkakamali ng World War II, tulad nung Germany, si Hitler, nang gera siya sa palibot niya. Kalaunan pinaghati-hatian yung Germany, hinati ng Allied Powers at saka Axis Power, ng mga Allied Powers si Germany, nahati ng East Germany at West Germany. At dumating na lang ng panahon ng mga 1980s, late 80s, nung sila'y mapag-isa ulit. At si Japan, nang gera sa Asia nung World War II, tignan mo naman, binomba siya ni MacArthur.
binumba yung Hiroshima at Nagasaki. Kaya mahirap ka ano eh. Ha? Merong katapat 'yan kung meron kang pang lalamang sa ibang mga tao sa mundo. Okay? So tandaan natin 'yan. So tayo gagawa lang ng para sa kabutihan, para bumalik din kabutihan sa atin. Okay. Elsan Balukan, Sir Will, nasa isla po ang lugar namin. Generator lang po gamit namin sa buong isla. Every 4 hours per day ang power supply namin. Gusto ko nang mag-install ng solar sa bahay namin na makapag-supply 24 hours. Yes, Elsan. Just PM me kung paano kita matulungan. Saan ba yung isla mo? Tutulungan kita. Alam ko yung generator siguro under lang ng alas 6. Papatayan na ng alas 10 ng gabi kasi matutulog na. Tama ba, Elsan? Saan ba yan? Isla na yan. Lagyan natin, tulungan natin yung mga ano dyan, kababayan mo. Of course, may konting gastos. Pero marami na ngayon mga loans. Ha? Pwede kang mag-loan. Ako, maya may ino-offer ng mga loan itong mga government agencies. Eh. Ha? Land Bank, meron si DBP. Alam ko, meron din sa Pag-ibig Housing, di ba? At meron din sa SSS. Okay? So, pwede kang mag-avail doon. Pwede kang magsimula na maliit. Ang mahalaga, meron kang sistema na hindi ka na umaasa lang dyan sa generator. Okay, Elsan? Saan ba yan? Paki-PM mo, ha? At magandang gawing project yung isla mo na yan. Okay, so antayin natin yung feedback ni Elsan. Break lang ako. Break tayo. Mga 1 to 2 minutes break lang, ha?
Okay, so we are back. El San Balocan, Dapitan City. Ha? May isla pala dyan sa Dapitan, El San? Ha? Dapitan? Akala ko kasama sa Zamboanga del Norte yan, yung Dapitan. O talagang may isla. Anyway, ayun, Silinog Island. I'll check that. Okay, El San, Balucan, Zamboanga del Norte, gusto ko malaman magkano estimate ng gastos. Okay, sige. Basically, kung merong battery, sa last pricing na nakita ko, yung 500 kilowatts, 25,000. But that was last year pricing. Ngayon, bumaba na yan. Bumaba na yan. Okay, so I'll check on that. But gano'ng kalaki yung... Ano yung pinakamalaking load mo dyan? Anyway, i-PM mo na lang at gawan natin ng project yung ano mo, yung isla mo at bahay mo dyan sa isla. Okay? So, okay, salamat ha. Thank you for that information, Elsan. At sige, maganda nating tulungan yan. Silinog Island. Ayan. Yes sir, exactly 6 PM to 10 PM lang under ng generator. Sa araw, wala ng power supply. Yung nakakaawa. Anyway, so sige, magandang project yan na El San. Okay, so see ladies and gentlemen ha, nakita nyo yung mga nangyari sa bansa natin. Ang tagal-tagal na ng panahon, pero yung mga isla nila, umaasa pa rin sa generator. Tapos, 4 oras lang ang under. Tignan mo, nakakaawa naman yung mga nakatayo, nakatira dyan sa isla, di ba? So, yan. So, pagkakataon na, ha, El San, no, etong dating ni solar technology at bumababa yung halaga, eto na yung pagkakataon. Okay? So, okay. So, yan. Tama. Ayan, yung mga walang project, pwede rin gawing project to. Yun nga lang, kung mag-install ka doon kay Elsan, malayo-layo. Pero magandang gawing ano to, magandang gawing project, no? Yun yung topic. Magandang ikwento kasi paano mo lalagyan? Yun nga, 4 oras lang na may kuryente, 6 to 10 p.m. Tapos araw, wala. Hindi ka, aasa ka lang sa, magkakarga ka sa gabi. Kakarga mo yung mga baterya mo, yung mga 12 volts battery para sa araw may magamit ka pag lahat ng system mo doon 12 volts. Ayan. Tama, El San, di ba? Siyempre, alam ko kasi yung mga, meron din akong alam na ibang isla na ganyan ang condition. Mas malalaki pa silang isla. Siguro hindi kasi liit ng Silinog. Mga ilan bang population niyang Silinog, El San? Mga ilan? Ilan ang population ng Silinog? Anyway, so i-PM mo na lang ako, El San, para masolve natin. At i-share na lang natin sa grupo. Dito rin sa ano na ito, sa video na ito. Okay? Again, thank you very much for joining us, ladies and gentlemen. And you know, every time we conduct this, we find some interesting situation, like the case of Silinog Island. And I know we'll be able to do something for this. Pwede nating i-project yan. At palagay ko, hindi lang ito rin yung lugar at marami pang iba dyan. Okay, maraming salamat ulit at magandang gabi. Again, reminder, make ourselves strong and healthy. And let us always pray for guidance, seek guidance from the Lord so that He will continue to guide and bless us in our lives. Salamat po at magandang gabi sa lahat at God bless everyone.